Kaibigan, meron akong mahalagang tips sa inyo sa mga may sakit sa katawan, masakit ng leeg, ulo, kamay, paa. Lahat tayo nakaka-experience niya, nagtatrabaho sa ibang bansa, dito. Ngayon, kung wala kayong pera pampacheck-up, mahirap magpacheck-up sa doktor, eh talagang, minsan kasi mahirap talagang ma-diagnose itong sakit eh. So, kung meron kayong sakit sa katawan, meron na ako mga tinurong mga stretches, di ba? Alam niyo na yung mga stretch sa leeg, sa paa. Pero, minsan, kailangan muna itong pagmasahe, pagtanggal doon sa mga lamig or tinatawag na nodule or knots. Kailangan muna minamasahe ito bago magiging effective yung stretch. Kasi kung palagay natin masakit ang leg mo, tapos ipipilit mo lang siya i-stretch, eh, mahirap din eh. Minsan, napupunit lang pag ipipilit mo eh. Mas maganda, nilalambot mo na yung muscle. Pag nalambot na yung muscle, bago mo siya ini-stretch. So, pero na akong 5 tips para matanggal ito mga sakit nyo sa katawan. Kahit saan pwede ito. Palagay natin, unahin natin, sakit sa balikat. Okay, banda rito. Ako, meron masakit dito. Kung meron masakit dito, una-una, first step, hahanapin nyo kung meron kayo parang nodule or lamig. Minsan yung nodule, para siyang may maliit na bulitas. Nandito na siya sa loob. Like sa akin, meron masakit dito. Pag kinapa mo to, pinindot mo, yung muscle sa likod, meron kang makakapang mga bilog-bilog. Or pag hinahagod mo, parang may bumps, parang may hump siya. Sabihin, may nodule. Ibig sabihin, yung muscle tumigas. Okay, ito yung katawan natin. Pag ito yung katawan natin, tignan nyo sa ilalim, marami tayong muscle. Okay? Pag yung muscle na yan, nagbuhat ka ng mabigat, meron kang ginawa, yumuko ka, minsan napopuwersa itong muscle. Pag napuwersa itong muscle, ang gagawin niya, magagalit siya, titigas siya eh. Diba? Na-injure mo siya, nasugat mo siya. Paano pinuwersa mo? Mahina naman kamay mo. Nagkarga ka isang balde. So napuwersa siya, napunit siya. Gagawin niya, magdidikit siya, magkakaroon siya na parang nodule doon. Kaya nakakapa mo, ay bakit may nodule dito? Ako meron ako nodule dito. Siguro sa dati, kakatabingi yung tayo, uupo, yan, meron ako mga bilog. Minsan yung bilog, hindi ganito kaliit, minsan parang Holland, siguro iba, parang ping pong ball, meron din malalaki, pero kadalasan ganyan ang mga nodule. Okay, so first step, hanapin mo na saan yung masakit yung nodule. Tapos yung nodule na yan, pinipindot-pindot, kung nandito man, pinipindot-pindot, hanggang lumambot, mga 5 to 10 minutes. Kung may ibang gagawa, mas maganda. Kailangan maluwag mo siya muna. Pag naluwag mo na to, kunyari sa leeg, pag naluwag mo na to, tsaka mo pa lang siya may stretch. Kasi pag hindi mo pa siya naluwag, ini-stretch mo, baka mapunit lang. Number 2, kunwari masakit ang isang parte, tuhod o dito sa kamay, hahanapin mo, puwera doon sa lugar na masakit, hahanapin mo yung distal and proximal. Ibig sabihin, pwede nandito lang yung masakit, pero ang problema, nandito pala sa malayo o sa malapit. Kasi ang muscle natin konektado eh. Like sa akin, masakit dito. Nakita ko ang matigas dito. Lahat pala ito matigas. Tapos dito rin sa taas matigas. Minsan ka tuloy-tuloy hanggang leg. So isang linya yan. Isang linya siyang matigas. Hahanapin mo na saan. So ang third step, kung dito ang masakit, hahanapin mo yung mahabang muscle o tendon na tumigas. Mararamdaman mo na matigas siya. Pwede nyo i-try, kapain nyo yung muscle nyo. Normally, ang muscle, malambot eh. Diba? Malambot lang siya. Pero kung meron kayong makakapa na parang gitara, yung tight na gitara, alam mo yung gitarang matigas, para siyang may gitara dyan na, uy, masakit tong gitara na yan. Kailangan, ibig sabihin, medyo tumigas yun. Kailangan mo pisil-pisilin yung buong linya, hanggang lumabot, mga 1 to 2 minutes. Ito, ito na, nabugbog na to eh. Napamasahe ko na to. Yan, okay, namumula siya. Hanggang dito, namumula yan. Oh. Tulik, ewan ko, nakikita, namumula to pati ito. Ito, may mga nodule ako dito, tapos pinamasahe ko na to. Dito, hanggang dito, hanggang dito. So, ganun po ah, sariling sikap, mahirap ma-diagnose. Misa, pati yung mga rehab doctors, nahirapan din sila. So, hanapin yung nodule kung meron. Bukod kung masakit dito, hanapin mo sa malayo o sa malapit. Tapos yung buong area, yun ang minamasahe. Isang example, madalas sa tuhod. Pag ang tuhod nyo masakit, yan ito, masakit ang tuhod.
Huwag lang imasahe yung tuhod lang. Minsan, kaya masakit to, kaya masikip to, hinahatak siya ng hita at hinahatak siya dito ng binti. Dalawa yan. Isang buo yan. Kaya ako, ito, medyo masakit tong tuhod ko. Ang gagawin ko, itong hita, nilalambot yan. Ganito, siko ginagamit mo. Yan o, matigas to. Ewan ko kung naririnig sa camera, pero yan, tumutunog o. Tumutunog siya, ganyan o. Hindi siya smooth eh. Kita nyo, parang may edge siya o. Yan o, may edge siya o. Diba? Kung normal yan, di dapat direct. Yan o, nakita nyo, nagbabump siya, tugdugdug, gumaganon siya. Kasi ito, tumigas to eh. Medyo tabingi kasi ako dati, flat foot, tabingi, kaya medyo nanot. Kaya ginagawa ko, dinudurog to, maigi, itong buong track, para lumawag. Tapos dito rin, tibialis anterior, pinapamassage ko rin to, dito, tsaka dito, tapos dito sa tuhod. Pag na-massage na yan, yan ang third step, massage na yan, number four, doon mo maganda i-stretch. Ang stretch dito, pag ganito, lang ha, hawak ako sa'yo, Dr. Lisa. Hawak ko. Kita ba? Dito na lang. Pag stretch nito, kailangan may kahawak ka ganito siya. Yan ang stretch. Sarap ng stretch. 3, 4, 5. Pag matagal nakaupo, sumisikip yan, ini-stretch. Yan. Pag ini-stretch mo, yung tuhod, medyo maghihiwalay siya konti, makakalakad ka na hindi nagdidikdik yung buto sa buto. Yun ang masakit. Okay, yun ang stretch kung paa. Okay? Tapos, kung sa kamay naman, pwede rin sa kamay. Meron din ang problema ngayon sa kamay. Nagkakaedad tayo. Dito sa akin masakit. Dito sa inyo masakit. Ngayon, hahanapin nyo, kapain nyo kung meron masakit. Meron kayong makakapa dyan ng parang plastic paper eh. Dapat wala eh. Ano, para meron siyang mga maliliit na mga tendon na plastic, iluluwag-luwag mo yon. Bakit nagkakaroon ng ganyan? Siyempre, arthritis, kakaedad, di ba? Minsan lumalaki-laki dito sa gitna natin. Okay? So, tulad na sinabi ko, pag dito yung niluluwag natin, minsan hindi lang dito ang problema. Hahanapin mo yung distal and proximal, yung malayo at malapit. Ngayon, nahanap ko, kakahanap, paakyat pala ito hanggang dito. Ito pala yung buong masikip. Itong buo. Hanggang dito. Tinuloy ko na hanggang dito. Yan o. Dito. Ito yung masikip. Ito. Pwede nyo itry. Maraming masikip dito. 5 to 10 minutes kung may ibang gagawa. Dapat pagpindot, masakit pero may ginhawa after a few minutes. Masakit na may ginhawa. Pag nasanay na kayo sa ganung pakiramdam, happy na kayo. Alam nyo na. Okay? Ayaw mo yung sakit na napupunit. Pag napupunit, masama yun. No? Talagang alam mong nasisira yung muscle. Hindi po ganon. Pero enough na para lumambot. Yan, hanggang dito. So, pag ito, kunwari, na massage ko na 5 to 10 minutes, 15 minutes, yan, namumula na. Bago mo i-stretch, pwede mo siya i-stretch pag ganito, open, close. Pwede mo siya stretch pag ganito. Diba? Tsaka mo lang siya ma-stretch. Yan, no? Tsaka mo siya may stretch afterwards. Okay? Palagyan natin ito. Meron ako mga nodule dito. Okay? Minassage na to. Pag na-massage, ini-stretch ko na. Pag ganito. Pang triceps yan eh. Tapos meron din naman pag dito, ini-stretch ko pag ganito. Yung kanan ko, masakit yan, mas gamit. Yan po, masakit yan dito. Ow. Okay. Dito. Pag hindi mo kasi ini-stretch, eh, lalong sisikip. Parang pintuan. Pag hindi mo lagi binubuksan, hindi mo na mabubuksan. Pag hindi mo in-open, hindi mo na ma-open. Pag hindi mo tinasang kamay mo, may frozen shoulder ka, hindi mo na matataas, hanggang dito na lang. Diba? Kaya ipipilit mo. Ito. Di ba, Lisa, lagi itong ginagawa? Ngayon, okay na ito. Ayan, o. Ito. So, may stretch pa ako dito sa back. Lagi ko ginagawa. Pag nakakalimutan ko, ayan, o. Mararamdaman mo saan, eh. Like ito, masikip dito. So, kung ano naramdaman nyo masikip, yun ang hanapin nyo, okay? So, ang tip natin, yung number one, hanapin yung nodule.
Number two, kung masakit dito, hanapin yung palayo at palapit, di ba? Parang may gitara yan. Number three. Number three, imamassage yung buong area. Pag nalambot mo na yan, number four, i-stretch mo. Kung leeg naman, ang leeg, dito po, safe galawin. Ha? Huwag lang dito sa harap. Dito, pwede. Maramdaman mo naman yan eh. Huwag lang sobra. Tapos, pag naluwag mo na dito, pwedeng ganito, minamassage siya. Or pwedeng ibang tao ang magmamassage sa'yo dito. Bago mo i-stretch siyang ganito. Nakahawak ako dito para... Kasi pag di ako nakahawak, gaganyan lang ako eh. So, kailangan nakahawak yung left hand dito bago dahan-dahan bagsak stretch. Okay. Mas maganda nakaupo. Stretch pa harap. 7 to 10 seconds. Binibilisan ko lang. Stretch dito sa gitna. Oh. Tapos dito sa harap, stretch pa ganito. Parang nag-stab ka. Napakasarap ng pakiramdam. Try nyo. Napakasarap. Try nyo po. Kabila din. Na-shortcut ko lang para mabilis. Pero ganyan gagawin nyo. Tapos pwedeng ganito. Stretch pa baba. Stretch. Taas. Shoulder. Ito pinakamahalaga. Open ng shoulder. Ulo nakataas. Open. Clockwise. Counterclockwise. Ito po. Okay. So yun po. Number four, stretch. Mas maganda i-stretch pag naluwag mo na. Kasi kung matigas yung muscle, kailangan matigas siya. Parang gitarang matigas. Tapos pipilit mo i-stretch, minsan napupunit lang. Napupunit lang. Kasi matigas nga siya, tapos pinipilit mo. Kaya mas maganda, massage mo na, self-massage, then stretch. Ngayon, kung may pera, mayroon ibang magmamasahe, mas maganda. And number five, kung ano man yung ginalaw mong muscle, kung ano man ginalaw nyo, pahinga nyo 3 to 4 days. Usually, masakit after 1 to 2 days. Pero after 3 to 4 days, dapat okay na yan. After 4 days, i-reassess. Tingnan mo ulit, oh, lumuwag-luwag na ba? Mas maganda na ba sa kamay? Mas malakas na ba sa paa? Sa paa, sa talampakan, maganda rin to gawin. Okay? Isang tumitigas yan eh. So, reassess after 4 days kung gumanda-ganda na ba. Tapos, hanapin mo ulit. Okay na ba? O mas lalakasan ko ba? O paano ulit? Okay. Ngayon, pag sa likod, kailangan may ibang gagawa sa likod kasi. Mahirap. Yung iba, naglalagay ng tennis ball. Tennis ball, tapos hinihigaan. Pwede rin yon. Pero pag sa likod, misa mas maganda kung mayroong iba kayong kasama na gagawa. Okay? So, sana nakatulong tong video. Hindi lang simpleng stretch kasi kailangan medyo malalim to. Pero ito talagang solusyon. Pag nahanap nyo tong mga nodule, lamig, or knots, makikita nyo, doon na problema, mailuwag yon, ma-stretch, at pag maginhawa na pakiramdam nyo, doon na kayo makaka-exercise ng maganda. Medyo malalim yung topic, pero ito talaga po kailangan para gumaling kayo. God bless.